What's up, Katie Zenz? Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, samahan niyo kaming kilalanin ng isang kwento ng katatagan at isang haligi ng tahanan. Bonjour, Katie Zenz. Di Apilado, your resident Katie Zenz here in Paris, France. Tara, samahan niyo kong puntahan ang bahay ng ating featured daddy Katie Zenz. Sino kaya siya? Tara, meet natin! Bago kami nag-decide na mag-abroad, going to Paris, ako isang government employee. Ang misis ko, meron silang family business. Nagkaroon ng problema. Napakalaking lugi ang nangyari sa amin. Kaya nag-decide kami ni misis. Sabi ko, mahirap para sa atin kung mananatili lang ako makipagtrabaho dito sa atin kasi hindi magiging sapat ang pantustos natin sa mga bata. Ilang beses na akong nag-apply going abroad, hindi ako pinapalad, hindi ako natatanggap. Para hindi para sa akin, nasa point na susuko na talaga ako. Last na, sabi ko. Yun, nag-apply kami ng tourist visa. Hindi namin makakalimutan yun. Hindi namin alam kung ano yung pakiramdam. Masaya, malungkot. Kasi matutuloy na kami going abroad eh. Iniwan namin yung bunso, 1-year-old. Ang sakit sa pakiramdam nung paalis na kami. Kasi alam mo na hindi ka makakabalik kagad pag nagpunta ka ng Paris. Ngayon, naibibigay namin yung pangangailangan nila financially. Pero yung mga memories, hindi mo na maibabalik yun. Ang kasama mo dito sa Paris ay yung asawa mo. Yes. So sige nga, kahit, can you tell us, paano at saan ba kayo nakakalala ng misis? First kaming nag-meet niyan sa kanilang business. Nadistino sila sa lugar namin. Bigla akong napadpad sa yung piyastahan sa amin yun eh. Yun nga, nakita ko siya. For 1 week lang. Ano na, nag-decide kami na nagkakilala kami. Gabi-gabi, pumapasyal na ako sa business nila. Nagka-developan na kami. Sabihin na love at first sight yun. Yes. Kinilig ako. Ikwento mo sa amin yung short but sweet, diba? Mm-hmm. Kilig story with paano mo nakilala si Mrs. Can you also point to us naman yung difference, yung trabaho mo doon sa Pilipinas at yung trabaho mo dito sa... Dito, time is gold talaga eh. Sa Pilipinas, more on relax tayo. Dito, para tayong machine eh. Pag gising mo, banat na. Minsan, igup ka lang ng kape. Pero ang maganda naman sa Paris, yung salary, di ba? Dito naman, masasabi mo, kulang yung saya kahit malaki yung kita kasi mga bata, wala. Ang naiwan sa Pilipinas ay yung mga anak. Oo, dalawa, babae, lalaki. 14 years old na yung panganay, 5 years old yung bunso. Naiwan sila sa nanay ko. Paano ka naman nag-adjust when it comes to struggles? Matagal din bago mo nakuha yung pag-adjust. Kinaya ko talaga yon. Kaya kong mabuhay ng kahit saan mo ko dalhin, pwede. Sabi nga, wala naman kasing trabaho madali. Yes. You are an old sitter. Yes. Gaano po kahirap? Mag-a-adjust ka talaga dahil first time mong maging trabaho yung ganito. Sa Pilipinas, hindi naman ganyan yung trabaho mo, hindi ganyan yung pinag-aralan mo. Swerte nga kami, yung kahit matanda na yung alaga ko, 97 years old, di pa siya talaga totally alagain. Sabi mo nga, iba naman yung ginagawa mo sa Pilipinas at iba yung ginagawa mo ngayon. Saan ka kumukuha ng lakas? Para sa mga bata, kaya kinakaya ang hirap. Kaya yung pagtitiis na to para sa kanilang lahat, sa pamilya namin sa Pilipinas. Sinagawa namin to para sa kanilang future. Kahit malayo kami sa kanila, binibigay namin lahat. Bilang OFW, talagang magtitiis ka. Saludo ako sa mga kapwa ko Pilipino dito sa Paris kasi napakatibay nila. Abangan bukas! Saan kaya tayo dadalhin ni Beth at ano pa kaya ang kwentong ibabahagi niya sa atin?